So alam naman natin siguro lahat na itong si LeBron James nga ay isa sa mga pinakamayamang atleta sa buong mundo. Kahit na nga itong si LeBron ay naglalaro pa rin sa NBA, hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang mga business investments, kanyang mga kumpanya, para nga mas mapalago niya pa ang kanyang mga kayamanan. Ayon nga dito sa isang report, sinabi itong si LeBron James daw ay nakatakdang kumita nga ng $95.4 million kayong taong 2021 at maari na nga rin siyang maging billionaire, sumali sa exclusive list ng mga billionaire sa buong mundo. At sinabi rin dito, matapos daw ang taong ito, yung career earnings daw ni LeBron James will be at $1 billion, including $700 million off the court. So mas malaki pa nga yung mga kinita nito ni LeBron James sa kanyang mga off-the-court businesses kaysa sa kanyang kita sa NBA. Reportedly nga na ang total earnings ni LeBron James sa kanyang buong NBA career ay $310 million lamang. Diba? Lang, $310 million. Tapos $700 million naman ang kanyang kinita off-the-court. Sinabi nga ng Forbes na itong si LeBron James now ay expected na sumali sa exclusive billionaire club, kung hindi sa taong ito, sa next year nga daw, sa 2022. Ngayon, tingnan nga natin kung ano ba yung mga nagpapapera dito kay LeBron James kung bakit siya nagkaroon ng $700 million off the court earnings. Sa unang-unang investment nga na kumpanya nito ni LeBron James, kasali nga siya sa Fenway Sports Group, kung saan itong grupo nga ito ay bumibili ng mga parte ng mga professional teams kagaya na lang ng Boston Red Sox ng Baseball League. So meron ngang parte na pagmamayari doon si LeBron James, ganoon na rin sa Liverpool Football Club. At isa pa nga sa pagmamayari ni LeBron James ay itong Spring Hill Entertainment, kung saan ito naman ay sa filmmaking industry, sa filmmaking business. At ang latest movie nga ni LeBron James na Space Jam ay pinroduce nga ng kanyang kumpanya na Spring Hill Entertainment. Ang sumunod naman na kumpanyang pagmamayari ni LeBron James ay ang Uninterrupted, kung saan dito ang mga atleta ay kinukwento at sinishare ang kanilang mga experiences as professional athletes at sinasabi rin nila ang kanilang mga opinion about sa mga bagay-bagay. At ang isa pang sikat na kumpanya ni LeBron James ang Blaze Pizza. Si LeBron ay nag-invest nga sa kumpanyang ito at naging part owner na nga rin siya, kung saan itong Blaze Pizza ay naging viral nga nung si LeBron James ay nagtrabaho dito. At isa pang kumpanya nito ni LeBron James ang tinatawag na Ladder, kung saan nagpo-produce nga sila ng mga pang-athlete, yung mga sports nutrition ng mga atleta para nga sa kanilang high performance at mga workout supplements nga. Parang yung mga Gatorade, yung mga body armor, parang mga energy drinks. At isa pa nga rin sa nagpapapera kay LeBron James off the court ay yung kanyang Nike deal. Diba nga't noong 2016 ay nag-sign siya ng lifetime deal sa Nike, lifetime contract kung tawagin. Expected nga yun na halos 1 billion ang bigay kay LeBron James bilang kita. Pero reportedly, 30 million ang nakukuha ni LeBron James sa kontrata na yun every year. So halos kaparehas nga rin ang kanyang NBA contract. So yan nga guys ang balita or update about kay LeBron James. Siya nga ay maaaring nang maging billionaire sa taong ito or sa next year 2022. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!